Yo guys, it's me again, Zombie X1 Motovlog. Nandito na naman tayo guys, meron na naman akong next video. Ang video natin guys, para sa mga naka X1 na gustong magkabit ng big tire. Bale, yung motor ko dati naka rim siya. Bale, ang size ng gulong niya 90-80, tapos 70-80 ang harap. So, hindi kasi ako comfortable sa ganun guys, kaya kinonvert ko yung gulong ko na malaki sa likod na 130x70 tapos 90-80 yung front, pero papalitan ko rin siya ng 80-80 kasi masyado siyang malaki guys. Guys, tara, punta natin yung motor ko para makita niyo yung mga kinonvert dito sa motor ko, at anong mags din yung ginamit ng mekaniko natin para lumaki yung gulong natin guys. Ito, gusto kong i-share to para sa mga gustong maging ano, yung ibang banking yung X1 natin, para komportable tayo, malapad yung gulong sa likod, safe din yung pagbanking natin at smooth guys. Ito, tingnan natin guys, bibidyo natin. Yo, what's up guys, nandito na tayo guys. Ito yung gulong natin, yan, IRC Exacto guys. Bago kasi kinabit tong gulong na to guys, bale, itong mags na ginamit ko, ano, mags ng Yamaguchi 150. Bale, ang tire natin is 130. Ayan. Ayan, so 130-70-70. Yan. Maluwag pa naman siya. Yan sa chain. Yan guys, kung nakikita nyo doon, maluwag pa. Pwede sa kabila. Kasya pa. Pero, yung wide kasi ng gulong, actually malapad siya dapat. Kaso, hinigop siya ng mags na to. Yung mags is 2.75, tapos yung front 2.5. Ayun, kasi yung bago ko ay magpapalit ng mags na to, kasi yung ginawa ng mekaniko ko, pinalitan niya dito ng spacer tsaka spacer doon. Bali, ginawa niya dito ng panibagong spacer para mapantay yung kadena papunta doon. Tapos yung doon naman sa kabila, ginawa din niya spacer, tapos sinilip niya para magpantay. Yan guys, ina natin. Yan, yan guys. Yan. Tapos dito, conversion din ng disc brake. Bali, ito ginawan din namin ng bracket, ginawan ng mekaniko ng bracket, na-convert nito. Yan, ginawan niya ng bracket para maisalpak din tong caliper, guys. Tapos dito mismo sa loob, nilagay niya rin diyan ng ano, tawag dito. Nilagay niya din diyan ng washer dito sa loob. Yan. Tingnan niyo na lang guys, ilagay niyo din ang washer. Tapos ang sa ano pa ba? Yan, dito sa may harapan. Yan. Dito guys sa may harapan, na ganun din, ginawa na lang din ng bagong washer. Tapos dito, kinonvertan ng bracket para dito sa caliper. Tapos dito sa kabila, nilagay na lang din ng bracket. Hindi na nilagay yung lagayan ng speedometer guys, kasi ano, kasi wala, hindi kasya. Hindi na siya kasya, napupunta, nauusog siya ron. Kaya ginawa, nilagay na lang ng spacer guys, para ano, pumantay siya, tsaka hindi naman na siya magagamit yung speedometer. Hindi ko na siya lalagyan. Yan, tingnan natin guys. Yan, yan siya. Ang gulong nito, yan guys, yung gulong nito 90-80, nakikita nyo guys, 90-80 siya, 90-80-17. Yun, sa mga gusto mag-convert, lalo na sana yung gagamitin nyo na pang co-convert nyo na mags, tip ko lang, ano, pag bibili kayo ng mags, sama nyo na rin yung ehe, kasi katulad dito nahirapan yung mekaniko ko yung bearing kasi ng mags ng Yamaguchi. Sabi niya special daw yung bearing. Bale, magkaiba na siya ng bearing. Yung dito sa may sprocket bearing, yun yung stock malaki. Tapos papunta ron sa may sa kanan, sa disc, yun yung binili namin na isa pang bearing, kasi yung ehe nito malaki, ito paliit. Ayun. Yun guys, try nyo rin yung ano, yung mags ng Rossi Swiss Mono. Yun sana yung gagamitin ko, kaso meron akong mags na naitabi galing Yamaguchi, pero tingin ko kasya kasi yung Swiss Mono, kasi kung gusto nyo naman, may paraan yan. Kung hindi naman magkakasya na yung stock nyo na spacer,
mas mabuting paggawa niyo na lang din ng bagong spacer. Pero sa mga ano, sa mga gusto naman na magpagawa, sa mga gusto magpagawa guys ng convert na yan, sa Quezon City naman ako, meron ako mekaniko na pwedeng i ano, pwedeng tawag nito, i-repair kayo doon, tapos dalhin niyo lang din yung X1 niyo para ano, para i-convert niya yung mugs niyo na mas malaki. Kasi ito sa akin ano, yun nga 130-70 tapos 80-90. Smooth siya sa ano, smooth siya sa pag babanking. Yun guys, napanood niyo na yung video ng X1 ko na kinonvert ng tropa natin mekaniko. Yun nga guys, kung gusto niyo magpa convert, PM nyo lang ako sa video na to guys. Tapos pwede nyo rin ako PM sa page ko, Zombie X1 Motovlog page. Punta ba Quezon City ka lang, malapit dito lang din ang mga misa Quezon City, malapit sa bayan, no, Balites bayan. Kung gusto nyo pa-estimate o kaya pa-check yung X1 nyo, tapos kung anong mags na rin yung kakabit nyo. Pero suggest ko, kung may makikita kayong parts out ng Yamaguchi 150, ayun yung parang ano eh, clone ng CBR 150. Yun, mas madali niya na maikakabit. Kasi nakabitan niya na sa akin. Pero meron din akong isa pang tip, yung sa Swiss mono nga ng Rossi, which is maganda yung mugs niya. Mas malapad ata yun, parang 3.0 yata yung mugs na yun, tapos 2.75 ang harap o 2.5, di ko sure, pero mas maganda rin yung design niya, pero parang may nakapagkabit doon ng 140, 60, 17. Yun guys, tip ko lang, mugs ng Yamaguchi o mugs ng Rossi Swiss mono. Yun guys, maraming salamat para sa mga makakapanood ng vlog na to. Please subscribe and like nyo na rin, at pakiclick na rin yung notification bell para sa mga bago nating video na or update dito sa mga motor natin ng X1. Kung sa banking guys, kung mahilig kayo magbanking, tip ko sa inyo, pwede nyo siyang palitan ng mugs kasi yung swing arm niya medyo maluwag naman, tsaka yung space ng sprocket doon sa mugs na kakabit nyo sana medyo malayo para kahit magmalaking gulong kayo, hindi tatama yung kadena ko sa gulong. Sa akin naman guys, kasi hindi tumatama yung ano, hindi tumatama yung kadena ron sa gulong kasi nga medyo may clearance pa siya na mga ganyan pa, kaya hindi siya tumatama. Tapos sa performance naman ng andar, sa akin naman kaya pang tumakbo, kaya pang umandar ng hanggang 100 kasi minsan 90 ganyan, pero kung sasagad mo siguro 100, tsaka all stock pa naman yung makina nung sa akin. Yun guys, maraming salamat, hanggang dito lang, see you sa next ko na naman na vlog para sa ating mga X1 user. Maraming salamat, bye.